Good morning guys, meron na naman binabalit ang makina guys sa anesthesia machine. May reklamo sila, meron daw hindi daw magamit. So, turn on natin. So, ang reklamo ng user guys, meron daw error na lumalabas sa screen during ano, leak test. Previous check niya, yung system check niya guys, okay daw. Tingnan na lang natin. So ayan guys, oh. Yung previous check, system check niya guys, okay. Pero pagpunta na tayo dun sa sensor test, so tingnan natin, nakakabit ba yung hose. So nakakabit naman. SP continue. So ensure gas is supplies connected. Okay, connected na yung gas din guys. Gas outlet module, empty the water trap, ensure the mount is connected. Connect the absorber canister, CO2. So okay naman guys. So i-check mo yung gas, asara. Okay naman yan. Sarado. So continue na tayo. So yan, sarado. Sarado. Katay na nasa automatic. Sabi niya set the auto manual switch to automatic. So select to continue. Natin kung ano yung error niya guys. Tumataas naman yung bilos. So normal. So normal naman siya guys. Yan. System check in progress. Tingnan natin kung ano yung error na sinasabi nila. So, hindi naman gumagalaw yung bilos. So, manual only kasi ito yung sinasabi niya. System check. Automatic ventilation will be disabled. Warning, manual only. Automatic leak circuit leakage fail. Compliance test fail. So, circuit compliance confusion will be not available. So, ito yung sinasabi niya guys. Check mo na ito lahat to. So, ito yung vaporizer. Tingnan natin yung vaporizer. Nakasarado ba? Tingnan natin yung common gas outlet. Ito, okay naman. Wala naman. Okay naman to. Sarado. Ito daw guys. Sarado daw to. Yan. Nakasarado naman. Close naman siya. So open naman siya. Sasara. Sarado natin. So okay naman siya guys. Okay din naman tong nakalagay dito sa sinasabi niya. Yung end ng white piece. So wala akong iba yung ginamit ko rito. So okay naman yan. Wala naman leak yan. So, isa sa mga problema nito guys, yung common na issue nito is yung either yung may leak ka rito sa ito sa taas, sa mga o-ring dyan. At saka isa yung number one guys, may napansin ako dito. Ayun, okay. Natanggal to guys, ito. Ito common issue sa mga user na hindi ito kinakabit. So, pag nagli-leak test ka guys, pag ito ang hindi nakakabit guys, kakaroon ka ng problema. Ayan. Kasi ito yung sa gas. Common gas, ano to, gas pressure to para magkakaroon ng pressure ito, flow itong, kakaroon ng flow ito, yung flow ng gases. So, isa sa mga common issue to na magkaroon ng ganun problema. So, hindi nakakabit, yan mo. So, he's not installed this hose to the gas module. So, napaka-important ito guys. Ito yung basic na chine-check mo. Sa mga anesthesia technician, araw-araw nilang pag-check, dapat yan nakakabit, hindi yan tinatanggal. Ayan, ganyan dapat yan. So kung wala kang gas module sa wala kang gas module guys dito sa machine mo, wala kang gas module. So dapat tanggalin mo to. Nakatanggal dapat yan. Kasi once natanggal yan, magsasara yan automatic. So pero pag nakasalpak yung ganitong hose dito, automatic yan guys, may pressure na lalabas. So tingnan natin ulit.
So, i-check natin ulit. Kakabit lang natin yan. Sana yun lang yung problema. So, retry natin. Retry natin. So, i-check ganun-ganun ulit. Kung ano yung nakasarado ba to. Ito. Kasarado. Kasarado. Yan lang ang importante yung pinapacheck sa kanya eh. So, ayan. So, continue na tayo guys. So, tumataas naman yung bilos niya. So, in progress. So, napaka-basic yan guys sa i-check mo muna lahat yung mga bagmaga yung leakage-leakage lang guys na problema. So, common muna i-check yan kung ano yung sinasabi dito sa ano. Pero yung host na yon hindi yung sinasabi dito na pakicheck. Pero common na nangyayari sa amin dito yan guys, ganun ang mga problema. So, mataas ang leak. Sana yun lang. In progress pa rin siya. So, hindi man gumalaw. Kasi pag mga leakage, ayun guys, oh. Oh, see. So, walang problema. Pass na sa agad, oh. Leak naman. 1.5 ml centimeter abyss to compliance test niya. Pero, acceptable yan. Hanggang 300. Ano yan? Hanggang 3. 3 ml per centimeter. Pag nagpula na to guys, ibig sabihin hindi na sa acceptable. Pero green pa naman, acceptable yan. Yung second leakage carriage na 450 ml. Pero, at least nabawasan yung leak natin. Pero may leak, ano pa rin yan. So, may ano pa rin. Pero pasado na siya. So, wala na siyang error. So, continue na tayo. So, mag-manual test tayo ngayon guys. Kung papasa ba sa manual. So, adjust EPL to 50. 50 daw. Install manual bag. Naka-install na. Set automatic to manual position. Select to continue guys. Yan. Select to continue na tayo. Continue. Sana hindi siya magpipil sa manual. Kasi pag nagpipil tayo sa manual, nai-leak talaga tayo. Ayan. Pipil naman. So, hindi naman gumagalaw yung bilos. So, hindi naman masyadong bumaba yung ating may leak dito guys, mapapansin ko. May leak dito guys. May leak dito sa bilos. Ayun. Ay, may leak pala. May leak din dito guys, oh. So, kaya hindi yan napasa. I know, failed. So, may leak tayo dito guys, may butas yung ating ano. Ito. May butas. So, papalitan natin. May butas, guys. Ang pangit sa ganitong ano eh, na bag. Meron ako dito yung ginagamit pang trigger. So, ito, guys. Sana walang butas. Ito pang trigger to, guys, eh. Sa trigger na ginagamit, oh. So, tingnan natin. Kaya napapansin ko, maglapit ko ng kamay ko, mas malakas ang singaw, eh. So, retry natin, guys. So, retry. Patlas natin to para mabilis. Ayan. Ayan guys, wala na siyang leak. Tsaka hindi na gumagalaw to guys. See? Hindi yan gumagalaw guys. Ibig sabihin, wala tayong leak sa manual. Dapat papasa na yan. Pag mga ganyan kasi guys, hindi gumagalaw yan. So, wala tayong leak. Pag gumagalaw yan, pababa konti, may leak tayo. Kaya ito, pag ginabit natin to, meron siyang leak. Kasi may butas guys, oh. Na ano ko sa ano, may butas, oh. Yan. Pangit pong ganitong ano, to, bag na to. So, in progress na siya, guys. Tsaka kita mo naman dito, hindi gumagalaw. Hindi rin gumagalaw yung atong manometer doon. Yan. Sana papasa siya. Kasi may karamihan kasi guys, pag hindi po pag pumasa sa automatic, hindi pumapasa sa manual. So ngayon, dapat 'yan may leak ka. Ayun guys, oh. Ayun, manual leak test. Okay naman. So 440 ml. So yung leak test, leak niya, circuit leak ano niya.
Pero okay na siya guys, wala na siyang error na sinasabi. Pero meron pa rin siyang tinitingnan, patingin dito, ayun. Yung may mga leak na yan, cam. Pero wala namang leak. Ito. Tsaka ito. Tsaka itong bug. So wala naman. So, at least guys, wala na siyang error. So continue na tayo. Clear airway. Mag-test tayo ng ito guys, kailangan din natin i-test to. Yung BFCS test. So BFCS test, ito yung sa automatic ano niya, flow. Yung backup flow. Yung backup flow niya. So continue lang natin. Ayan, malabas naman. Dapat yan babalik. Ayan. Okay naman. So pasado na yan guys. Oh, 3-way valve failure. Meron tayong failure sa backup flow sensor guys. Ito, 3-way valve failure. Repeat the test and core contact service. So yan next gagawin natin guys. Gagawin natin yan. So madali lang yan. So ito yung valve dito, bubuksan natin. So ito yung error na yan, yung backup flow. So hindi siya pumapasa sa backup flow na test. So titingnan natin yan ng ano yan, board niyan. Bubuksan natin guys. So bubuksan natin guys. May problema tayo sa back. Hindi siya pumapasa sa backup flow test. So kailangan natin ma-check bakit hindi siya pumapasa. May problema yung valve niya. So nalimutan natin yung power. Nalimutan natin itong mga gas. Lock muna natin guys. So yung backup flow niya guys, yung sensor ng backup flow na siya ay yung backup flow motor na siya, sabi niya dito. Itong motor na to, pabaklasin natin yan. So itong motor na to. So ito yung motor ng backup flow. So hindi siya, pero bumabalik naman siya guys, pero may nag-i-stack up dito eh. So sa mga ganitong problema guys, stack up lang yung may nag-i-stack up lang na solenoid valve. So dinidetect lang nung ano, may stack up ng machine yung program niya. So tingnan natin, babaklasin natin. So ito kasi guys, stepper motor to. So stepper motor tong sa backup flow niya.
So, merong problema siguro. Pero siguro okay naman siguro yung stepper motor niya. So, babaklasin ko lang yung stepper motor niya. Ay, yung connection. So ito yung pinaka cover niya. So guys, hindi pa 'to nabubuksan, no. Naka-sealed pa 'yan, guys, yung mga 'yan, oh. So 'yan, naka-sealed pa. Nakasil pa yan. Ito nga kasil pa. So, hindi pa nabubuksan. Pero, 2,000, ano ba namin na-accept to? 2017, guys, meron na rin siyang ilang taon na rin. Almost, more than 5 years na rin, guys. More than 5 years na rin to natin nagagamit. Six, mga almost 7 years na. Pero hindi pa siya nabubuksan. Pero pa siyang ano. Tayo pa lang yung pinakaunang bubukas nito. So titingnan natin yung problema niyang back upload. Hindi ko nga mata. So yung back upload, guys, pwede namang i-disable yun. Pero diyan natin kailangan i-disable, kailangan natin gagawin. Pero kung talagang kailangan nila yung machine, so kailangan natin madaling gawin, madaling ibalik, so kailangan natin i-disable lang yan para may magamit sila. Pero hindi na, guys, yun, kasi meron akong backup. So binigyan ko sila ng backup para hindi na sila magmamadali. Meron kasi pag magmamadali, kasi kailangan mong gawin agad. Pero sa mga ganito, kailangan lang natin, guys, i-stay muna dito sa biomid para matroubleshoot talaga ng maayos. Total, binaba lang din naman na nila. So, kailangan tingnan natin. So, 7 years naman natin in service. Kailangan na rin talaga matik. So, tingnan din natin kung gaano baka dumi. Kaya para malinis na rin. Yung sa back upload niya, guys. Ilang motor ba dito meron? Switch. Yung mga switch, guys. Meron siyang sa back upload, guys, pala. Yung sa back upload sensor niya, meron siyang solenoid na motor. Meron siyang stepper motor. Meron siyang mga switch dito. Para sa stopper lang naman niya ng motor. Pag na-switch lang ng stop, mag-i-stop automatic. So, meron din siya dito. So, ito yung sa mga switch. Yan. Pero meron din siya dito.
switch pa rin sa sensor. Ah, yung solenoid valve. Ito, guys. Ito. So, yung stepper motor, okay to. Kasi yung nag-retract naman siya. Nag-retract, ano naman. Ang sinasabi niya doon yung valve. So, yung valve, guys, ito yun. Ito. Ito, guys. Ito yung valve na to. So, ayun yung valve niya. Ang hirap siya tanggalin. Isang valve ng O2 at saka isang valve ng O2, guys, at saka isang valve ng air. So itong air at saka O2. Ang problema kasi nito, guys, sa mga ganitong anesthesia, guys, sa mga napapansin ko lang sa mind ray, guys. Kung napapansin mo yung mind ray, isang kulay lang yung hose. So mostly sa mga anesthesia, guys, na nakikita ko yung mga yung ano, guys, yung mga trigger. Meron kaming trigger, meron kaming hair, meron din kaming isang ano pa, yung pang MRI. Pero trigger din pala yun, yung sa pang MRI. Napapansin ko, guys, common talaga sa mga gawang European country ng mga anesthesia. Meron silang color coding ng hose. Color coding dapat naman talaga. Kasi sa pag nagkapalit ka kasi dito, guys, ng kabit, tigok yung pasyente mo. Halimbawa, yung nitrous mo, guys, nagkapalit ng air o kaya nagkapalit siya ng oxygen. Kasi parehas lang ng kulay. Wala kang may, ano, wala kang mabagong kulay. Oh. Yung nitrous, transparent. Yung air, transparent. Isang kulay lang, guys. So, napakahirap yan pag nagtanggal ka ng, hindi ka nagmamarking. Sa mga Chinese brand na machine, guys, na anesthesia, sa mga ganitong life support equipment sana, sana magiging standard sila na magiging color coding. Pag dapat, pag nitrous, blue yung hose mo. Pag oxygen, dapat white. Tsaka yung dapat pang air, yan, pwede na itong transparent. Dapat ganun ang standard, guys. Ang problema kasi sa mga ganitong Chinese brand, napapansin ko lang, hindi sa color coded yung mga hose. Kaya hindi ka basta-basta magtatanggal ng hose dito, guys. Pag nagtanggal ka ng hose, tapos maikabit mo sa ibang side, yari na. Yan ang problema. So, kunting ingat lang, guys, sa mga pagkakabit ng pagtatanggal ng mga hose sa mga ganito. Kasi, iisa lang yung kulay. So, napaka-delikado yan pag nagkapalit-palit. Tapos, iisa pa ang size. Yung air mo, isa ang size. Yung oxygen, oxygen mo, isang size ng air. Lahat, isang size lang siya. Pag nakita mo, ayun, isang size lang siya. So, pwede mong tanggalin yan, ipalit dito. So, yan ang mahirap talaga. So, kung ano, guys, kung magtatanggal kayo ng mga hose, kailangan markingan mo na lang. Ito, air, O2, nitrous. Yan lang ang gagawin natin. Nito, guys, pag nagtatanggal tayo sa mga ganitong brand na walang color coding yung hose. So, sa mga Chinese brand, ganito ang problema. Walang color coding. Iisang hose lang ang gamit lahat ng gases. Sa mismo pinaka-internal na ng makina, guys. Pero sa external niya, color-coded pa rin siya. Yan. Standard kasi yan. Pero dito kasi sa loob, dapat din standard. Kung ano yung kulay dito sa, ano yung kulay niya ng host ng ano, dapat ganun. Kasi napapansin ko sa mga Dräger, ganun eh. Yung color-coding, lana yung GE. Ganun din. May color-coding din sila. So, titingnan natin, guys, kung ano yung problema nito. So, ang tingin ko, guys, ito lang ang may problema. Itong wire na to, ito yung sa solenoid valve. So, hindi lang siya nag-retract. Hindi lang nag-retract yung ano, guys. Yung ano niya. Yung valve, yung three-way valve niya. Hindi ko alam yung O2 or yung oxygen. So, hindi man natin mabaklas to. So, hindi natin kayang baklasin sa ganitong position. Kasi mahirap siyang baklasin. Paano mo baklasin to? Paano siya mahila? Ah, naka-welding. So, hindi siya pwedeng basta-basta tanggalin. Meron siyang tanggalan dito. So, ito, guys. Pero, mauhubot lang natin yung tingnan natin sa harapan kung makaya natin tanggalin.
bukas lahat ang panel guys, so binaklas natin. So gagawin lang natin, titestin ko lang itong bulb kung meron siyang resistance. So sa mga ganitong stack guys, nag-i-stack yung mga bulb, kailangan dapat linisin natin yung bulb eh. Meron naman. Kabila. White din. Black white. Meron din. So meron naman siya. Uy. Pero bakit siya nag-i-stack up? So nag-i-stack up siya. So yun guys, napapansin mo yung hose na to. Yung hose na to guys. Ito yung hose na papunta rito sa gas module. So yan, pag open yan, siyempre, ang laki yung hose niya, no? Malaki yan, no? So pag yan ang open, sigurado malaki ang leakage mo. Kasi naka-open yan. So hindi siya nakakabit dito sa ano. So lalabas lang ng lalabas yung ano mo dyan. Yung pressure mo. So continuous na lalabas yan pag hindi siya nakasara. So talaga magkakaroon ka ng malakas na leak. So sinasabi doon, manual lang ang pwedeng gamitin. Automatic hindi. Sobrang leak, malakas ang leak. So ano pa ba dito? Meron pa ba dito makita? Sensor lang naman to eh. Ito naman sa mga bulb to. So ito lang ano guys, ito lang yung static ano nang okay naman siya. Okay naman guys. So okay naman yung pinaka ano niya, switch niya. Ito yung switch niya eh. Stopper. Stopper na siya, dalawa yan guys, I know. Okay naman siya. So yung kailangan natin is yung bulb, itong dalawang bulb na to. Yung makita mo ba guys, isang air at saka isang oxygen na bulb na yan. Pero meron siyang resistance pag sinukat mo. Kailang stack up. Hindi, stack up lang yan guys. Lalaro-laroin lang natin yan. So yung sensor niya. So yan. So dito guys, basta wag kayong basta-basta mag-adjust dito guys sa regulator na to. Kasi kailangan mo pag nag-adjust ka dito guys ng ano, kailangan meron kang dapat gagamitin na flow sensor. Para kung halimbawa ang lalabas lang dito, kasi merong standard yan. Nasa manual naman nila yan kung ilan yung pressure na ilalabas bawat itong air, nitrous, oxygen. So sukata, pag nag-adjust ka dito, kailangan baguhin, mag-ano ka ng flow sensor. Flow analyzer. Pag wala kang flow analyzer guys, huwag ka na mag-adjust dito. Kasi wala kang basihan. Napaka-delikado yan guys, pag nag-adjust ka dyan. So, ito kasi yung low flow na kasi ito eh. So, pag nagbago ka dito, eh mahirap na. Regulator to eh. Nire-regulate na yung pressure mo. So napaka-delikado yan pag nag-adjust ka dyan. Kailangan meron kang pang-analyzer, na flow analyzer, para malaman mo kung ilan lang yung flow na lumalabas. So ito. Okay naman. So yun.
So tatingnan naman natin guys, tatianggal ko lang muna yung flow, tapos inagalaw-galaw ko lang to. Inagalaw-galaw ko lang tong ano niya, bulb niya dito. So tingnan natin ulit, ibabalik ko yung connection niya. Kasi mahirap sambaklasin. Pwede ko mga sambaklasin guys, ayan babaklasin ko dito. Ayan yan. Babaklasin ko yung ano to, tapos hihilain ko yan dito. Hihila, mahihila ako yan. Kailangan ko lang markingan yung flow sensor. Kailang mahirap maghila eh. Paano ko ba hilain yan? Kasi ito naka-welding. Naka-welding yan guys oh. So hindi mo siya mahila ng isa lang. Tingnan ko muna sa manual kung paano ko tanggalin yung backflow. So tatanggalin natin yung ano guys, BFCS module. So tanggalin mo natin yung lock. Yan. Tanggalin mo natin yung lock. So ingat natin baklasin kasi mahirap baklasin guys eh. So napaka-importante guys bago tayo magtanggal ng mga wire, kailangan natin markingan. So importante yung marking. So para lang hindi tayo magkapalit-palit guys. Kasi pag nagkapalit-palit tayo ng wire, tapos ang maliligay ang araw natin. So kailangan natin lang ng marking. So, sunod natin markingan guys yung mga hose. So, markingan din natin yung hose para sigurado tayong pag tinanggal natin, hindi tayo magkamali. So dito pa lang guys. One, two. So dito naman. So, na-marking na natin guys. Baklasin na natin. So, yan guys. Kailangan natin baklasin yung panel niya sa harapan. So, pag bago mo ito maksimatanggal guys, kailangan baklasin mo pala yung panel sa harapan. So, ito yung manual niya. Susundan natin kung paano babaklasin guys. Removal of expansion mechanism. Yan. So, bubuksan natin ito. Binuksan ko na itong harap. Yung pinaka-cover niya. So, ito na lang tatanggalin natin. Tingnan ko kung paano ko siya matanggal. Tingnan natin guys kung paano natin tanggalin yan. So yan guys, natanggalin lang natin yung mga screw dito sa harapan. Apat yan. Ay, lima. Ay, apat pala. 1, 2, 3, 4. Tanggalin lang natin guys. Tanggalin natin to. So,
Ito guys, tatanggalin natin sa ibabaw, may tornilyo yan sa harapan para maangat natin yan. Ano siya? Yan, kailangan natin. So, tatanggal ko na to. Hindi pa nakakapit. So, napakahirap baklasin guys. Kailangan natin baklasin yung mga tube ng gauge. So, sana matanggal na. Yan guys. Ayan, tanggal na natin yung panel. Ang problema ko guys, yung mga hose. So, yung mga hose na yan, lagyan natin ng marking para hindi tayo magkamali pagbalik. So yun guys, baklas na natin. So pag nakita mo guys, tanggal ko lahat yung, tinanggal ko yung mga pipe dun, yung copper wire, copper pipe, para dito, para lang naman dito yan guys, sa mga, ano natin, pressure gauge. So, ang problema talaga natin is yung, ito backup lo nag-stuck, ito, hindi sa bumabalik minsan. Minsan okay, minsan hindi. Kasi dito yan guys, o sa, itong, ano na to, problema nito. Tanggalin natin to. So, sana matanggal natin. Pero yung stepper motor guys, okay naman. So ito lang yun, ito yung ano. Gusto ko lang mabuklas to para yung spring ko, lalaro-laruin yung spring. So tatanggalin lang natin tong cover kasi may tornilyo din akong nalaglag dito eh. May na... yon. So tanggalin natin guys yung ano. Kailangan ko lang kunin yung screw na nalaglag dito. Yan yan. So napaka-importante itong gamit na to guys kahit pag ganito na to, balik-balik na. So magnet to guys, may magnet dito. Pag may mga tornilyo ka nalalaglag. So, gamit na gamit. So, yan guys. Ito yung ating... Ito yung ating tawag nito is yung... Yung ano guys? Yung needle valve extension mechanism ito. Needle valve extension mechanism to guys. So ito yung ini-error ng machine. May nag-error doon, ito 'yon. So kasi yung stepper motor guys, okay naman. So ayan. Yung ito yung palabas, ito yung papasok na switch. At limit switch to guys lahat. So mayon, okay naman yung mga limit switch niya. So ito lang talaga ang may problema ko. Itong solenoid valve na to. So lulubricate ko lang to. Tatanggalin ko lang to guys para malaman ko kung ano, naglalaro pa ba siya. Kasi minsan guys gumagana, minsan hindi. So ito nga yung may problema niya. Tsaka minsan sa BFCS test hindi siya pumapasa. So kailangan natin bugahan guys kasi malikabok na rin kasi.
So ito guys, ang pagbukas pa lang napakahirap siyang buksan. So kailangan mo talaga maglaan ng oras. So hindi lang sa basta-basta madaling buksan guys. So kailangan lang natagal ng tiyaga. So ito guys, ito yun guys. So so ito yung nag-i-stock up guys. Pag may ano yan, may power, mayroon siyang magnet. So wala siyang power na yun, kaya wala siyang magnet. So sukatin ko lang yung resistance niya para malaman ko kung okay pa ba yung resistance niya. So linisan mo lang to guys. So kailangan lang ng tiyagang linis. Kasi ito yung nag-i-stack up eh. So okay naman siya guys, mayroon naman siyang resistance. So ito guys, hindi po kasi pwedeng i-lubricate ito eh, kasi oxygen, mahirap magano. So wala akong pang-lubricant na oxygen compatible. So alcohol lang guys, linisin mo lang yan. So tapos ibalik ulit. Ito guys, hindi yung ito pala guys, hindi mo matanggal yan kasi nakakalawit yan dito sa may pinakaano. Ayan guys, kung napapansin mo yan guys, ito yung bulb, ano niya, yung pinakabakal na rod niya, hindi mo yan matatanggal kasi meron yang nakakalawit yan, ayun o, nakakalawit yan doon. So pag tumutulak lang yan, labas pasok lang yan. So minamagnet lang yan nito guys. Ito. So ayan, nilinis lang natin. So try natin ibalik ulit. So ayan guys, naibalik natin ulit. So yan lang naman yung nilinis natin guys, kasi ito hindi naman natin pwede tanggalin yung kabilang side, yung needle nya, kasi okay naman to. Ang problema lang kasi natin yung ito, hindi nya nahihigop kasi hindi bumabalik dahil hindi nag ano guys, hindi nag solenoid bulb, hindi yung bulb nya, hindi siya nagmamagnet. So tingnan natin ulit guys. So ibabalik natin ulit yung unit. May nakalimutan pala ako guys. Yan ang problema. Dali lang, buti nilang narinig ko. So guys, nakalimutan natin ibalik. Balik mo natin para sigurado. So yun guys, okay na. So guys, ano lang, ano ko lang sa inyo, pag yung, kasi dito guys mahirap magtornilyo talaga. Pag walang magnet yung screwdriver mo, kahit may magnet pero mahina ang magnet guys, talagang nalalaglagan ka ng tornilyo. So ang ginawa ko guys, alam mo yung hard disk na, maliliit na hard disk ng pang laptop, pag binuksan mo yung mga magnet na maliliit, ayan guys, oh, tibay ng magnet yan, oh. Tibay. So kahit yung tornilyo niyan, kahit pag nilagay ko na yung tornilyo dito guys, hindi yan malalaglag, you know? Hindi malalaglag yan guys. So ito yung technique ko lang, kung gusto nyo lang gayahin.
para hindi kayo malalaglagan ng screw. Ang hirap kasi malaglagan ng screw, guys. So, ayun na. So, pwede na natin ibalik. So, lang natin tinanggal na hose dito. Tinanggal lang tayo yung copper wire, copper tube lang tinanggal natin, tinanggal ng plastic na hose. So, ang gagawin natin is ibabalik na natin. Ibabalik na natin yung panel. Yan. Yan, guys. Yan. So, pag na-screw mo na yan, guys, pag nailapat mo na yan, banatan mo na ng screw yung harap. So, yan. Banatan mo na ng screw to para hindi siya malala, hindi na siya gagalaw. So, iangat mo lang. Yan. So, ganun din sa kabilang side, guys. Para hindi tayo nahirapan agad. So, kailangan lang natin na okay naman. So, tumili pa natin yung iba. Lapang natin ng konti yan para lumapat sa mahigpitan. Hindi naman talaga yan lapat na lapat, guys. Natin yung kulang. Matawag. Okay. So, swak mo siya, guys. Swak mo, swak mo. So, doon naman tayo sa likod. So, dito naman tayo, guys. Kakabit natin yung mga tinanggal natin. Nice screw. Unang-una, guys, yung importante yung anong ikabit natin is yung mga hose. So, ito, guys. Itong hose na to, pumunta to dito sa number 26 yan, nilagyan natin 26 yan, guys. So, dapat yan dito, 26. Ay, shit. Yan. 26 yan. So, hindi ba nahugot? So, asa may tinanggal kong isa? Ito. Ito naman, guys, ay sa number 25. Ito, guys.
So asan pa yung iba? Ito may tinanggal din ako dito. O yun, ito. Ito is number 39. Number 39. Then, dito, wala man akong tinanggal. Pinaka-power niya. Wala man akong tinanggal. So, okay na yan. So, okay na yan. So, okay na yan. Kabit ko na lang yung mga pipe, guys. So, kaya natin ikabit yung pipe. Saan na yung aking gis? So, ito guys, kailangan natin ikabit yung hose. Tinanggal natin. Kailangan natin ibalik yung mga copper wire tube na tinanggal natin. Tatlo lang naman yan guys. Yung air, oxygen at saka yung nitrous. Meron ba doon? Yun. Ay, kabit din. So, okay na siya. So, naikabit natin yung mga pipe. Hose ulit. Naibalik na. Pati yung mga hose. So, importante, double check lang. Natin yung mga hose kasi may nakahuhugot. Tapos ikabit natin yung mga wire. Then, last. So, ikawit natin yung mga hose connector. So, i-tornilyo na lang natin guys kasi may mga tornilyo pa tayo dyan. I-tornilyo sa likod. So, connector na siya. Connect na. Tornilyo na lang natin.
So mahirap ilagay yung tornilyo guys pag wala kang magnet. So kailangan mo may magnet para mailagay mo yung mga tornilyo niya mismo. So pag wala kang magnet guys, hindi mo siya mailalagay. So napaka-importante yung itong magnet. Sa mga long distance na ganyang napakahigpit. So pag may magnet guys, sandali lang. Sandali mo lang mailagay yung tornilyo. Tsaka may yung kanan long screwdriver. So ayan. Naikabit na natin guys yung ano natin. Yung mga screw. So try na natin. Hindi ko muna ikabit yung mga cover guys. So para malaman natin. So hindi ko muna ikabit yung mga cover niya. Pati yung gas niya. Gagamit mo ako ng external gas. So, gusto ko lang makita kung gagana na ba yung ating BFCS. Connector guys, turn on na lang natin dito. Wala naman natatanggal dito na, wala naman tayo tinanggal dyan na power. So wala naman dapat tanggalin dyan. So power on na natin guys. Bismillah. Progress. So dito tayo guys magtitis sa pasado naman siya dyan. Try natin itis muna yung BFCS guys. Kasi ano, hindi siya bumabalik. So direct na tayo sa BFCS natin. So continue tayo sa BFCS. Clear way. Okay. Yan. Ayan guys, so gumagana na siya. So bumabalik na siya. Yan. Dapat yan, pasok, labas, pasok, labas. Pag nag-test ka dyan ng ano guys. So nakiklik na, naririnig mo yung click nung ano. Yan yung nagtutulak eh. So pag wala kang marinig na tumutulak dun, ayun o, pass na yung ano natin, yung BFCS. Ayan. Back upload control pass. So okay yung, okay na yung back upload natin. So yun lang yun guys, yung pinaka importante, yung pinaka bulb niya na tumutulak. Nag-i-stack kasi yun. So lilinisin lang. Nililinis ko lang, wala naman akong pampalit. So lilinisin mo lang yun kasi may spring yun. Yung pinaka spring niya yung nagtutulak. Pero yung spring niya guys, malambot lang. So ayun. Ganun lang ang gagawin. Kaya lang napakahirap baklasin guys. So baklasin mo to buo yung panel niya. So tsagaan lang para babaklas mo yan. So ingat lang tayo sa mga wire niya na maliliit saka yung mga hose kasi minsan nahuhugot 'yan. So yan guys, okay na yung back upload natin. So try nating mag ventilator guys para matingnan natin baka may leak. Continue na natin. Yes, auto sensor. Cancel muna natin 'yan din. So
ipapas isasara natin to guys, i-disable na natin 'yan para bumalik 'yan. You are want to disable daw. Yes. So back upload panel to control to. Kasi sarado muna natin. Yan. Pasarado muna natin. So hindi natin i-disable, kailangan natin ipasara. I-close lang natin, guys. So yan. So replace auto sensor ang sinasabi niya. So kasi hindi pa ako nag-calibrate, ika-calibrate ko nung mamaya yan. So mag-ventilator muna tayo, guys. Yes, manual. Ventilator tayo, yes. So sinasabi niya, guys, leak test not perform, kasi hindi tayo nag-leak test kanina. So okay na 'yon kasi nag-leak test muna tayo kanina. So mamaya magle-leak test din ako. So magbe-ventilator muna tayo para malaman natin. Para tingnan naman natin, tingnan kulang yung ano niya, tidal volume niya, kung hindi ba sa pasado ba sa range. Yan. So okay naman siya, guys, nasa 486, ilang breath pa lang, 496, sit ko is 400, 500. So yan, guys, okay naman. So okay naman siya. So ayun, 502, 505. So naglalaro na lang sila dyan, guys. So settings naman natin is 500. So pasado na pasado. Pasok na pasok, guys. So yan lang, guys. Yan lang, pag may mga ganong problema sa mga backup low, at saka yung pinaka, yung hindi, yung ano, guys, yung disable manual only using, mga ganon yung mga leak lang yun. So talagang mahirap gawin, guys, yung sa back upload, kasi baklasin mo yung lahat, yung buong front panel. So yun, guys, yun lang. Okay na siya, ano. So yun, 498, 500, naglalaro lang sa dyan. So normal na normal, guys. Ayan. So okay na, okay. So yun, guys, hanggang dito na lang.